sa kanya. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alaga, kung paano iniibig ako na mama, ngayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang tao na gaya ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo yung mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko kayo maaaring aligin sapagkat hindi alam na aligin na ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari na kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat na narinig ko sa aking ama. Hindi na kayo po ang pumili sa akin, ako ang pumili at umilang sa inyo, upang kayo mayo at mamuha at manatili sa inyo ang buka. Sa ngayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ka ninyo, pag-ibigan ninyo. Mga kapatid, mabuting balita ng Panginoon. Mainit na, no? Mainit talaga na kaya. Kaya yung masama ang pakiramdam ko. Pero mas mainit sa Pilipinas, ano? 54 tao. Oo, pwede ka na magluto. Sabi ko nga sa kanila, oo, maganda na niya mainit. Para magsanay-sanay. Oo, mas mainit kasi sa impyerno. Okay na yan. So, magandang araw ngayon sapagkat ngayon, malapit na may pagdiwang ang tinatawag natin Pentecost Day, ang pagbaba ng Espiritu Santo. At itong mga pagbasa natin ngayon sa mga araw na ito ay inihanda tayo sa pagdating ng Espiritu Santo. At nasabi natin, hindi natin alam kung sino yung Espiritu Santo ngayon. Marami sa ating hindi talaga alam at hindi naunawahan. Ano nga ba ang kaugnayan niya sa pagdating ni Jesus at sa pag-alis ni Jesus? Napakahalaga po ng ginagawa ng Espiritu ito. Kung hindi po natin lupos na makukuha ito at maunawaan at ipapractice, ay hindi nga natin may ipapractice sapagkat hindi natin alam. Ano? So, i-explain ko po ng, I hope na may explain. Ano? So, sabi natin, God is love. Di po ba? If God is love, therefore, love is God. Tama po ba yan? Ha? Sino? Taas na kamay, ha? God is love. Taas na kamay. Sa mga tuwid, kung yung pag-ibig mo ay makasasakal. Is that God? No. No. Kasi sabi niyo, love is God. So yung unang pagmamahal mo, halimbawa, napakasakit. Is that God? Ha? Maraming pagmamahal. Sex lang ang alam. Is that God? Be careful. God is love. Because it's in the Bible. But when you say love is God, folks, that's how the world shows how love is.
Kaya nga, masasabi natin, ang salitang pag-ibig ay kahasa-kahasa na. Wala nang ibig sabihin sapagkat ganun ang pag-unawa natin sa pag-ibig. Hindi talaga natin naiintindihan kung paano umibig. Sapagkat we mistake that if we feel yung ating pagpapakita ng pagmamahal na yun, ayaw ay nalalapit sa Diyos. Hindi. Wrong. Love is not equal to God. Love becomes love because there is God. That's why God is love. Okay? So how does God love us? Ito, makinig kayo maigit. Napakahalaga po ito sa ating pananampalataya. In the Bible, it says, God so loved the world that He gave His only Son. Okay? Diba? Ang darami yan, no? Tayo ay minahal ng Diyos sa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Para ano? Para ano? To? Yan o, nasa harapan natin. Okay. To die for us, to die for our sins. Now, listen to this. When He died, He is the bugtong anak ng Diyos. Sa bugtong anak ng Diyos, ibinigay niya ang bugtong hininga. Ibinigay niya yung hininga niya sa bawat isa sa atin. And what is that breath? It's the Spirit of God. We can never understand God's love if we don't possess that Spirit. Wow. Ganong kahalaga ang Espiritu Santo. Hindi natin ganong naintindihan ang Espiritu Santo. Kaya nga, warak-warak ang ating pag-ibig. Hindi natin alam kung paano dedireksyonan itong pagmamahal na ito. Sapagkat we never really have yield that Spirit. The Spirit of God is the very life of God. Kung paano nabubuhay ang Diyos, ito ang Espiritu niya. At ito ang binigay niya kung siya'y namatay. In the Gospel of John, the giving of the Spirit, the sending of the Spirit is not when the Pentecost came. It is during His death, when He breathed His last. So, ano po ibig sabihin nito sa ating pananampalataya ngayon? In the beginning, first we had received the Spirit. We should allow the Spirit to live in us. That means, ang ibig sabihin po no, mga kapatid, it's not I who live. It is God's Spirit who lives. Ibig sabihin, lahat ng gagawin ko ay naayon nasa written. Ano yan? Yung bitter, yung kanta ko, may written yan. Ano? Ito ba? Kung nasa tono ko nga, wala ka naman sa written, diba? Sala yun. Ito ba? Kaya tayo, sala-sala, nagkakasala, ay sapagkat wala tayo sa written ng Diyos. Ha? Ano ba sa Tagalog yung written? Tempo. Wala tayo sa tempo. Okay? Ang ating buhay ay ng tempo. Ito po ay pumapatak sa ayon sa tempo kung tayo ay binubuhay at nabubuhay sa Espiritu Santo. Bakit ka rin? Ang gulo-gulo ng buhay. Wala ka sa tempo.
gusto mong mapatsyempo ka. O, subukan mong mabuhay sa Espiritu Santo. Eh, Father, paano mabubuhay sa Espiritu Santo? Ah, makinig kayo, ha? Salamin lahat yan, Jesus. Ha? Makinig kayo, baby. You will remain in my love if you keep my commandments. Oh, paka-excuse. Hindi ko alam ang commandments. Ekor ka na talaga. Keep the commandments. Follow the commandments. Oh, Father, pag-upin pa naman yan, ano? Oh, lagi nyo na lang sinasabi yan. No. It's not just keeping the commandments, ano? It's living it. You have to live it, not as a burden, but as a way of life. Yung hindi yung nasa simbahan ka, ibang mukha, paglabas mo, doble kara. Ha? This is the challenge, my dear friends, because this is living the commandment. That means, wala tayong pagbabago. Ibig sabihin, kung ganito ang utos, ito ako sa labas. Ito ako, kasama ng tao, ito ako, nag-iisa. Because you live the Spirit. Okay? Okay, wala lang. Marami dito nabubuhay sa Espiritu. Yung nga lang ang problema, iba-iba ang Espiritu. Ay, hindi nga, hindi ako tuturukod. Okay, marami. Marami dyan, napapasok ang iba-ibang Espiritu. San Miguel. Punta to. Marami tayong mga Espiritu. Hindi lang yan ang Espiritu. Marami tayong gusto kong ikawin na siya lang bibigay sa atin ng tula. Pero yun nga lang, hindi na ayos sa Espiritu ng Diyos. Kung ano natin hindi maluloko sa sarili natin, follow the commandments. You will not make a mistake on that. That's the clearest way. Hindi mo pwedeng lokohin ang sarili mo doon. Ha? And if we follow the basic ways, I tell you, that Spirit will live in you. Ha? And when He lives in you, your life will fall in its place. Yan lang yan, inuulit-ulit ko. No? Ha? Kung gusto nyo makita ang heaven dito sa mundong ito, try living that. You will see that everything will fall into its place. Ha? Walang bagay na hindi maayos. Makinig kayo. Ha? Lahat po yan ay maaayos. At makikita po natin na tayo, marami dito paglabas na simba, ang haba ng mukha, parang nag-upan. Ha? Walang buhay-buhay. Ano? Walang kabuhay-buhay. Ha? Bakit? Bakit tayo malungkot? Bakit tayo nawawala ng gana? Bakit walang buhay ang ating buhay? Walang lasa? Bakit ganon? Ay sapagkat itong spiritong ito ay matagal ng hinuhuko. Matagal ng patay. Kinakailangan natin siyang buhayin sa atin. At nang sa ganon, makita natin that the joy of the Lord wants to give us, He will give completely to us. Ano ba? Sabi niya dito, kung kaano ko lumiligaya, ay gusto ko rin kayo lumiligaya. At yun po ang ibig sabihin niya na siya ay yung Espiritu. Okay? Tandaan po natin, pwede po tayong malinlang ng Espiritu niyan. Mahuntay at demonyo. How will we know that it is the true Spirit? Remember that.
is the Spirit of Christ. Espiritu ni Jesus yan. At kung yan, yan against kay Jesus, eh, hindi po yan ang Espiritu ni Jesus. So, obey the commandments. And this, once again, if you feel that in your heart, that your life is against all the commandments, please, let's change and allow the Spirit to guide us. And you will see that our life will be full of life, full of joy, full of joy.